Tuwing naghihigpit ng sinturon sa palengke, gulay ang dating pamuno ng basket ni Mrs. Pero paano na, ngayong pati gulay, mahal na. 20 hanggang 80 pesos ang itinaas sa presyo ng gulay na galing sa Baguio. Ang repolyo, dati 60 pesos kada kilo, ngayon 80 pesos na. Ganyan din ang presyo ng Baguio beans. Ang bell pepper, 250 pesos na per kilo ngayon, mula 180 pesos. Mula 80 pesos naman, 140 pesos na ang kada kilo ng cauliflower. May ilang gulay naman ang bumaba ang presyo, tulad ng ampalaya at sitaw. Ang talong at kamatis naman, nasa 40 pesos kada kilo pa rin. Kaya rekomendasyon ng DTI sa Agriculture Department, gumawa na ng paraan para pigilan ang pagtaas ng presyo ng mga gulay, baboy, manok, itlog at bigas. Nag-recommend kami na mag-SRP sa mga agriculture products. Pag-aaralan daw nila at saka i-meet nila yung stakeholders nila para at least meron tayong price ceiling sa mga basic na agriculture products. Ang nakababahala ngayon, pati ang presyo ng asukal, sumisipa na rin. Kahit pa hindi ganito ang galaw sa labas ng bansa. Isang concern nyo, lalo na sa malaking mga kumpanya na gumagamit noon, yung mamimili. Nagtaasa ng presyo ng sugar dito sa atin, pero yung world market price, mababa. Isang Baguio City sa mga pinanggagalingan ng gulay. Dahil daw sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel, mas mataas na ang singil sa kanila ng mga delivery truck. Kaya wala raw silang ibang magagawa kundi taasan ang presyo ng mga gulay nila. Tumaas ang presyo ng gulay dahil sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Mula nang ipatupad ang train law, tumaas na ng mahigit 6 pesos ang kada litro ng gasolina. Kaya may ilang panukala na suspindihin muna ang train law na nagpapataw ng excise tax sa gasolina. Pero di sang-ayon dito si Budget Secretary Ben Jokno. Tumaas naman daw ang take-home pay dahil bumaba ang kinakaltas na buwis sa mga minimum wage earner. Ang kikitain daw sa train law, pakikinabangan kinalaunan ng mas nakararami. I think we should be less of a crybaby. The thing to realize is that we're not going to keep this money in the treasury. We're going to spend this for mass transit system. And who will benefit from this, okay, eventually? Okay? It's also the poor. Baki Pulido, GMA News.